Sa nakaraang episode ay nakilala natin ang eskalang pangmusika. May iba't ibang mga uri nito. Nagkakaiba iba ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga hakbang ng mga tono. Ang isa sa mga uri ng eskalang pangmusika ay ang pangkat ng diatonic scales na nahahati sa major scales at minor scales. Nakilala din natin ang C major scale, isa sa 12 major scales. Bago tayo makapagpatuloy sa pagkilala ng 11 pang major scales, kakailanganin muna nating makilala ang mga sumusunod na simbolong pamusika. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang sharp sign o sa Filipino, ang sustenido sa isang nota ay nangangahulugan na ang pitch o tono nito ay mas mataas ng isang semitone kaysa sa karniwang basa nito. Halimbawa, kung ang karniwang basa natin dito ay C, ito ay magiging C sharp. Ang flat sign naman, o sa Filipino, ang bemol ay nangangahulugan na ang pitch ay mas mababa ng isang semitone kaysa sa karniwang basa nito. Halimbawa, kung ito ay D, ito ay magiging D flat. Teka lang, napansin nyo rin ba? Pareho lamang ang pinindot na itim na teklado. Ito ay dahil sa pareho lamang ang pitch ng C sharp at D flat. Subalit magkakaiba ito ayon sa pagkakagamit. Mas maiintindihan natin ito sa mga susunod pang episodes, kaya siguraduhin nakasubscribe na sa channel na ito. I-click na rin ang notification bell para makita agad sa sandaling may bago tayong upload. Ibig sabihin, pareho lang din ang pitch ng D sharp at E flat, ng F sharp at G flat. Pareho lang din ang pitch ng G sharp at A flat, at ng A sharp at B flat. Paano naman kaya ang mga pitch na walang itim na teklado sa pagitan? Ang pitch ng E sharp ay pareho lamang sa F. At kung babaliktarin ito, ang pitch ng F flat ay pareho lamang sa E. Ang B sharp ay pareho lamang sa pitch ng C. Kaya ang pitch ng C flat ay pareho lamang sa B. Ang pangatlong simbolong pangmusika ay tinatawag na natural sign. Tinatanggal nito ang epekto ng sustenido at bemol sa loob ng isang measure. Halimbawa, kung ang F sharp ay may kasunod na F, ngunit natural ang simbolong pangmusika, ang pitch ng una ay F sharp samantalang ang pangalawa ay babalik sa F. Kung ang E flat ay may kasunod na E na may natural sign, ang pitch ng una ay E flat at ang kasunod nito ay babalik sa E. Tandaan na ang mga pagbabagong ginagawa ng mga simbolong pamusika na ito ay epektibo lamang sa loob ng isang measure. Sa alimbawang ito, ang unang pitch ay may sustenido. Ang pangalawang pitch ay walang nakalagay na sustenido, subalit ito ay tuturing na F sharp pa din. Ang kasunod nito ay babalik sa F dahil panibagong measure na ito. Hindi na kailangan pang gumamit ng natural sign. Meron ding tinatawag na double sharp at double flat. Halos pareho lamang ito sa sharp at sa flat, subalit isang whole tone ang mangyayaring pagbabago sa mga pitch. Ang mga simbolong pamusika na ito ay nakasulat din kung saan nakatapat ang mismong pitch. Halimbawa, kung ito ay nasa guhit, ang sustenido o bemol ay nasa guhit din. Kung ito ay nasa puwang, ganun din ang sustenido o bemol. Ngayong kilala na natin ang mga simbolong pamusika na ito, maaari na nating kilalanin ang 11 pang major scales. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Paki-click na rin ang thumbs up. Hanggang sa muli!